Magandang araw mga batang Maynila. Meron po akong kwento. Ako nga po pala si Ate Rosa Calderon ng Tondo Public Library na isa po sa sangay ng Manila City Library. Bilang pakikisa ng inyong silid-aklatan sa Library Information Service Month, ako po ay meron pong maibabahagi sa inyong kwento na pinamagatang Laki sa Hirap. Ito po ay kwento ni Luis Catmaitan at siya pong gumuhit ay si David Joel Tindoy. Tara, samahan niyo po ako na makinig. Gusto kong magreklamo sa aking tatay at nanay kasi mula pagkabata kulang na ako sa maraming bagay sa buhay. Magandang damit, masarap na pagkain at maayos na bahay. Yung mga damit namin na panay luma, karamihan dito'y bigay ng mga kamag-anak o kapitbahay na naaawa sa amin. Pangmayaman lang yung pumipili pa ng damit, paalaala ni nanay. Sa pagkain, salat din kami. Kung hindi gulay, puro isda naman. Biro ko nga kay nanay eh, tutubuan na kami ng kaliskis sa kakakain ng isda. Anak, pinagkakasya lang natin ang sweldo ng iyong tatay. Pagpapauna ni nanay. At saka, masustansya naman ang gulay at isda. Aba, yan ang kinakain ngayon ng mayayaman. Ang dami rin naming magkakapatid. Nandyan si Nadodong, Jeng-Jeng, Klang-Klang at Bum-Bum. Lumalaki ang aming pamilya. Pero hindi naman nadadagdagan ang sweldo ni tatay. Kakaunti na nga ang pagkain, marami pa kami naghahati-hati sa kakainin. Laging nagsasakripisyo ang panganay. Paalaala ni tatay. Gusto ko sanang isagot. Bakit po kasi kayo nag-anak ng marami? Pero hindi na lang ako kumibo. Madalas, nahihiya akong pumasok sa eskwelahan. Sino bang matutuwa sa kupasing uniforme, lumang sapatos, na halos mabutas na ang swelas at pinagluma ang bag? Lagi kong inukubli pag kumakain ang baong ko sa tanghalian. Hindi ko maipagmalaki ang baong ko, kundi nilagang itlog at tuyo, o galunggong o talong. Sa ulam pa lang, kitang-kita na ang pagkakaiba ng mayaman sa gaya kong mahirap. Oy, Milet, nandiyan ka pala, halika. Sabay tayong kumain. Hati tayo sa ulam ko, hati rin tayo sa ulam mo. Bati ng isa kong kaklase. Ay, kay hirap maging mahirap. Pilit naming pinagkakasya ang lahat. Ang pagkain namin sa araw-araw ay halos hindi sumasapat. Dumating man ang Pasko o birthday, hindi uso ang bagong sapatos. Paano kaya kami makakaahon sa buhay? Isang gabi, nilagnat ng mataas si tatay. Matindi ang kanyang ubo. Ilang araw siyang hindi nakapamasada sa tricycle. Simula noon, hindi na ako nakakita ng isda sa aming hapag. Puro gulay na lang. Naging mas malabnaw rin ang gatas na dinedede ni baby. Wala na kaming baong pera, wala na akong pambili ng project sa eskwelahan. Kailangan kasi tayong bumili ng gamot para kay tatay, paliwanag ko sa aking mga kapatid. Tumagal pa ng ilang araw ang sakit ni tatay, lalong nabawasan ang inihandang pagkain ni nanay. Hindi na rin kami nakakapasok sa eskwelahan kasi wala na kaming baon. Nang gabing yon, narinig kong nag-uusap si tatay at nanay. Pahintuin muna kaya natin ang pag-aaral si Milet, sabi ni nanay. Naku, huwag na huwag. Ipangutang mo muna para may pambaon, sagot ni tatay. Hindi siya dapat huminto sa pag-aaral. Hindi siya dapat magaya sa atin. Matatag ang tinig ni tatay. Pero marami na tayong utang, tutol ni nanay. Basta, gawan mo ng paraan. Dadagdagan ko pa ang aking sipag. Pag gumaling ako, hindi na tayo maghihirap ng ganito kung nakatapos tayo ng pag-aaral. Ah, kaya pala, pilit nila akong ginagapang sa pag-aaral. Kaya pala, sobrang pagtitipid ang ginagawa nila sa araw-araw. May pangarap sila para sa atin. Gusto rin nilang humunlad ang aming buhay. Hindi ko pala dapat ikahiya ang aming kahirapan. Ang mahalaga,
may pagkakataon na akong makaahon sa buhay mahirap. Kinabukasan, tinipon ko ang aking mga kapatid. Sinabi ko sa kanila, kailangan naming tulungan sina tatay at nanay para hindi kami mahinto ng pag-aaral. Kung namasada si tatay at naglalabada si nanay, kami naman ay magtitinda ng banana queue, turon at sa malamig. Doon mismo sa harap ng aming munting bahay. Marunong na ako magluto kasi ako lagi ang nakaalalay ka ng nanay at lola sa kusina. Sige ate, tulong-tulong tayo. Hiyaw ng mga kapatid ko. Ako ang tagabalat ng saging, presinta ni Klang-Klang. Ako naman ang magduduro ng saging sa stick, ani ni Dodong. At ako naman ang magpiprito ng turon at banana queue, mga apo, sabad naman ni Lola na nakikinig pala sa aming plano. Binasag ko ang aking alkansyang baboy. Binilang ko ang lahat ng mga perang naipon at napamasgohan ko. Kulang ng konti sa 500 piso. Pwede ng puhunan para makabili ng ilang piling na saging, mantika at asukal na pula. Nagulat sina tatay at nanay nang makitang may nakalagay na isang mesa at isang lumang payong sa harap ng aming bahay. Dinumog ng mga kapitbahay ang aming paninda, lalo akong sinipag. Matapos, bawasin ang puhunan, binigyan ko ng pambaon sina Dodong, Jenjen at Klang-Klang ay nakapagbigay po kami ng konting pera kay nanay. Bukas ulit ate, magtinda tayo ng banana queue, hiyaw ni Klang-Klang. Dagdagan pa natin ng kamote queue, susog ni Dodong. Sumabad si nanay, papayagan ko kayong magtinda sa hapon, basta ipangako nyo na hindi nyo pababayaan ang pag-aaral. Sunod-sunod na tango ang sagot naming magkakapatid. Nabalitaan ng mga guru ko na nagtitinda kami ng banana queue. Kaya pati sila ay regular nang umu-order sa amin. Minsan nga, ginawa pa akong halimbawa ni Ma'am Tessy, arena sa klase. Itong si Milet dapat nating pamarisan, sabi ni Ma'am. Hindi pwedeng asahan ng loto o game show sa TV para umunlad ang aming buhay. Hindi maaaring puro abilidad lang. Kailangan may pundasyon at mas may laban daw sa buhay kung nakatapos ng pag-aaral. Laki ako sa hirap, pero alam kong isang araw, mas bubuti ang lagay ng aming buhay. Ang sabi, hindi kasalanang ipanganak na mahirap, pero malaking kasalanan kung mamatay ng mahirap. Kaya heto, estudyante ko sa umaga, tapos tindera naman sa hapon, at hindi ko ikinahihiya iyon. Sa ngayon, kailangan magtiis ang aming buong pamilya, sulsihan ng mga lumang damit, magkasya sa bahay na maliit, magtipid at mag-impok, huwag magsimula ng kahit anong bisyo. Magtiyagang mag-aral hanggang sa makatapos, magkaroon ng disenteng hanap buhay sa hinaharap at makatulong din sa kagaya kong dumadaan sa hirap. Hindi nagtagal at muling nagbalik ang tatay bukod sa pamamasada, sinimulan na rin niya ang isang maliit na talyer sa aming bakuran. Si nanay naman nagsimula magluto ng all year round na bibingka at puto bumbong at tabi ng aming banana queue, sosyo sila ni Lola. Nangako rin si tatay na bunso na si Bumbum, hindi na siya masusundan ng isa pang kapatid. Pupunta kami ng nanay mo sa health center at magtatanong kami tungkol sa family planning. Ang buhay daw, sabi ni Lola, ay parang gulong. Minsan ito'y nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Sa ngayon, nasa ilalim ang gulong namin. Pero sa tulong ng aming mga magulang na nangakong igagapang akong makapagtapos ng pag-aaral, alam kong pasasaambat gugulong din ito. Ang mga aral po na ating natutunan sa ating kwento ay ang kahirapan. Ang kahirapan po ay hindi hadlang para sa pag-unlad ng isang tao. Una-una po kailangan natin ilagak ang ating buhay sa Diyos, lakipan po natin ang paggawa at kasipagan para sa ganun umunlad po ang ating pamumuhay. Kaya mga nakikinig, please like and share and comment below.
Hanggang sa muli po. Bye-bye!